Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa oktaba tayo ng linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. At ngayong Lunes, ialay po natin ang misang ito para sa mga intensyon sa araw ngayon. Para sa inyo mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Para sa mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, pinapahayag sa gawa ng mga apostol na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus at sa ating Ebanghelyo, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay ipinahayag nila Maria Magdalena at isa pang Maria. At ang mga hindi makatanggap nito na mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan ay nagbayad sa mga hukbo ang mga sundalo ng Roman Empire upang ipasiwalat na ninakaw ang katawan ng Panginoong Hesus. Nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus upang ipahayag gaano tayo kahalaga sa Kanya dahil ang Kanyang pag-alay buhay ay pagtubo sa ating kasalanan at ang Kanyang pagkabuhay muli ay siyang pagpapahayag ng saysay o kahulugan ng buhay. Atin pong suriin ang ating sarili ngayon at hingi ng patawad at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang mga tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol
at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na babulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay,
upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang nangyari. Nagkatipon-tipon ang mga tao matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan. Sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alaala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Ang gawa ng Panginoon ay isang kangahanga na bagay. Ang binuhay ang nabuhay muli. Ang nabuhay muli na Panginoong Jesus Nazareno ay siyang hudyat ng isang panibagong buhay, ng isang panibagong daan, ng isang pag-asa para sa atin, ng isang tunay na pagtupad ng pangako ng Diyos na tayong lahat ay tubusin at bigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya. Isang maningning na tunguhin na tayo at ang ating buhay ay may saysay sapagkat hindi mawalang saysay, hindi mawalan ng lahat ng kawalan ng kabuluhan ng lahat sapagkat sa kauli-ulihay mayroong pag-asa na lahat tayo ay magkaroon buhay. Hindi lang ordinaryo na buhay. Buhay na ganap at ikasiyasya dahil may pagkabuhay muli.
Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, ito ay tungkol sa pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli ayon pa sa mga Hudyo o mga Hebreo, tikuma. Ang tikuma hanggang ngayon sa moderno na Hebreo ay binabanggit pa rin yung tikuma. Na makita lang natin sa aklat ng Leviticus Kapitulo 26, versikulo 37. At itong tikuma o pagkabuhay muli o resurrection, resurrected, ay makikita na rin sa bagong tipan na nakasulat sa Koinokuna Griego na anastasis mula sa root word na anistimi. Na makikita naman natin na ito yung salita na para sa mga sinaunang mga Kristiyano, ito ay napakahalaga sapagkat hindi lang pangako ng Diyos ang matupad, magkaroon ng tunay na saysay ang bawat ginagawa natin, ang bawat pagpapahayag na ating panampalataya o pagsasaksi sa ating pananalig sa Diyos. Magkaroon ng tunay na kagalakan na hatid lang sa mayroong tunguhin ang buhay sapagkat may pagkabuhay muli. Kaya sinasabi sa ating Salmo 15 na dalangin ng Diyos ay tangkilikin sapagkat ang Diyos naman ay ingatan niya tayo. Hangad niya na maligtas tayong lahat at ang kaligtasan natin ay siyang magbibigay ng isang siguridad, ng isang katibayan na kung ano ang pangako ng Diyos na tayo buhayin muli, tayo nga ay mabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versi 8 hanggang 15, si Maria Magdalena at isa pang Maria, dalawang babae, ang nagpunta sa libingan. At nang kanilang nasaksihan na wala na roon ang katawan ni Kristo, ay siyang nagpapahayag, ay siyang nagpapakita na tunay nga na nabuhay muli ang Panginoon. Pero nung sila'y patakbo na sila ay magdala ng mabuting balita sa mga apostol, sa mga disipulo, mismo ang nabuhay muli na ating Panginoong Hesus, sinalubong sila, binati sila. Kaya nagsamba din itong dalawang babae at sa pagsamba nila ay lalong napagtibay ang kanilang pananalig na hindi lang na sinasabi ng ating Panginoon, mayroong pagkabuhay muli, siya mismo ay kanilang nakikita. Siya mismo na nabuhay muli ay nagpapatibay na ang kanyang mga salita ay totoo. At dahil totoo, tayo na nanalig sa kanya ay magkaroon rin ng pagkabuhay muli. Pero hindi matanggap ito o hindi katanggap-tanggap ng mga pinuno ng bayan o matatanda ng bayan. Hindi rin katanggap-tanggap ng mga pinunong saserdote sa templo sapagkat kung ito ay nangyayari, ibig sabihin ang kanilang pinatay na Panginoong Hesus Nazareno ay tunay na Mesiyas, ay tunay na anak ng Diyos at siya na tunay na anak ng Diyos ay siyang magbigay ng pagkakaisa sa lahat ng mga nanalig sa kanya, ay siyang maging dahilan ng lahat ay kikilos upang ibahin ang lahat. Ngunit mayroon silang paraan at ang paraan nila, ipinapahayag nila ang fake news. Noon may fake news na. Ipinamalita nila sa pamagitan ng mga sundalo na bantay na kunyari natulog daw sila at ninakaw ang bangkay ng Panginoong Hesus ng kanyang mga apostol. At magpahanggang ngayon, yun ang balita na
hindi nga Mesiyas ang ating Panginoong Hesus. Walang Hudyo na maniwala na Mesiyas ang ating Panginoong Hesus at sinasabi, hindi siya nabuhay muli. Dahil binayaran ang mga kawal ng malaking halaga upang ipamalita ang fake news. Sa buhay natin, parang ganun rin ang mga nangyari. Na kung ano ang totoo ay pinagbulaanan at kung ano ang hindi totoo ay siya pang ipinapahayag na mali pero naging totoo. Totoo na nangyari ang ating Panginoong Hesus na sa kanyang buhay ay kanyang ipinapahayag na nabuhay siyang muli. Kaya tama yung sinasabi ni Santo Papa Juan Pablo II. Tayo na mga Kristiyano ay mga sambayanan ng pagkabuhay muli at ang ating himno ay ang Alleluia. We Christians are people of the resurrection and our hymn is Alleluia. Alleluia, nabuhay muli ang ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong nabuhay muli ang ating Poong Hesus Nazareno. At dahil dito, may saysay ang buhay natin. May pag-asa tayo na magkaroon din ng panibagong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan dahil sa nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay nawalhati, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan at atin pong itutugon, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay, at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay, naway manahan sa ating puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi ng lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama si Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, inalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Lingnan namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapuri-puri kay Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inganang loob na rito may maalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo ng loob na arito ang alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang anak na minamahal ay naghahain ng siliningang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang yalisi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisan mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Colongsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng Anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siyong. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus
ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father John Siscon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ika-anim ng umaga lamang. Dumalo po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong Lunes hanggang Sabado ay tinuturing na mga banal na araw ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon, kaya tinatawag na Oktaba ng pagkabuhay muli. Inasahan namin na makilahok po tayo sa ating Eucharistia. Maraming salamat po kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, sa mga naugnay sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong at nagbigay ng donasyon upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga kapwa nating mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Nabuhay muli ang ating Panginoon. At ito ang kagalakan na hatid ng Diyos sa ating buhay. Naway, mamuhay tayo at magkaroon tayo ng pananalig sa Kanya na buhay sapagkat may saysay na ang ating pananalig sa Kanya. Ngayon na po ang maringal na pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsigo tayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo ay siya nawang magpapalas sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Kayong pinagkaluuan ng manubos ng walang mali na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang humangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal sa mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno.